Okay. Dagdag pa ng source. Oh. Kabaligtaran sa sinasabi ng grupo nang humarap sila sa press conference noong isang linggo oh. na walang gumamit ng illegal na droga oh. noong year-end party na iyon. Oh. Una na raw sinabi sa sinumpaang salaysay ni Dacera oh. na gumamit ng party drug ang ilan sa kanyang mga kasama. Ayon sa Pangulo, hindi niya palalampasin at hindi niya hahayaan pa na may mangyaring hindi maganda sa taong bayan nang dahil sa influensya na itinagbabawal na gamot. Kaya naman, shoot to kill ang kanyang order sa mga manlalaban sa kabila ng ebidensyang sila ay gumagamit na itinagbabawal na gamot. Dagdag pa na Pangulo, bago siya magpa-aresto ay sinisiguro niyang dumadaan ito sa validation at revalidation ng PNP at AFP upang tiyaking maigi na tama ang kanyang impormasyon. May pahayag din ang Pangulo sa mga bumabatikos sa kanyang paraan ng pagsugpo sa droga. Ayon sa kanya, handa siyang bumaba sa kanyang pwesto sa pagkapangulo basta titiyakin ng mga bumabatikos sa kanya na mareresolba nila ang isyu sa droga at krimen. Ah, oh. Kita nyo na? Ah, oh. Kumpletong detalye! Inusgahan nyo kagad yung PNP na walang alam yung PNP basta nilang sinabi ka re, gani re. Oh, tingnan nyo na! Tingnan mo ha, bakit siya tumanggi? O, tingnan niyo yung sulat, bakit siya tumanggi? Hindi kasi sinabi sa news eh. Tumanggi siya kasi nanggaling sa medyas. O, dinukot siya sa kanyang medyas at pinakita sa amin na isang powder. Anak ka ng pitong kalabaw, ilagay mo sa medyas mo. So, hindi tinanggap nung isa. Sabi, ano ba yan? Ang baho naman niya sa medyas mo nilagay. Ano ba yan? Si Raulo. Feeling ko, isa yun sa mga dahilan. Bakit ano? Eh, ilagay mo ba naman sa medyas mo yun? Naghalo-halo na yung chemical doon. Natawa talaga ako dito eh. Alam nyo kung bakit? Siyempre kasi ilulusot eh. Mahigpit 2 years. Tandaan ninyo ha. We were there. Okay? 2 days before, nandiyan kami. Kumain ka dyan kami dyan sa taas. And the day itself, nandiyan din kami. Stricto talaga dyan. So siguro... Para makalusot, inilagay sa medyas, inilagay doon sa paa. Eh, may kachichas yung baka lang naman, ha? Hindi ko sinabi. Baka may kachichas. Oh, hindi naghalo-halo ng kachichas doon sa... Mas matindi, tama noon. Diba? Ang hirang buhay, Rio. Sus! Ano ba yan? Oh, ito sinabi niya, niyaya po niya akong gumamit nito ngunit hindi ako pumayag kasi nga nagaling sa magkachichas yung ano niya. At pagkaraan ay nakita kong languna si Louis at Mark dahil sa ginamit nilang powder na daladala ni Mark. Oh. Feeling ko kasi, pagbunot pa lang yan, nung pagkita, oh, ito na. Oh. Oh. Nalanguna talaga sila. Ang lupit kong Brad! Di ko kakayanin yun! Kahit, minsan kahit may canine, kung medyo tagong-taguna, syempre tagunang baho ng... Baka nga kaya nilagay doon eh, para kahit may canine, yung paa yung maaamoy. Ay, baho ng paa mo, ganun. Malupit, malupit! Kaya nung una, di ba lagi ko naman sinasabi sa inyo nung una, medyo... May loophole yung mga kwento. Hindi kumpleto eh. Alam mo, kung ikaw, wala kang tinatago, kaya kwento mo lahat. O ito, ito nangyari. O ganito, o ganito. Dire-diretso kwento. Eh yung mga tanong na, anong alam nyo doon sa kabilang kwarto? Ay, hindi namin alam. Anong ano doon sa, paano kayo nagpunta? Ay, hindi namin alam. Eh kasi walang pogi doon, kaya umalis na kami. O. Sabi ko nga eh, ito na, nabubuo na yung kwento. Ha? Talagang may nangyaring hindi ka nais-nais. Bakit? Talagang nagpunta doon, alam yun, binook nila yun, lahat ginawa, ayun na yun. Alam nyo na, kayo naman conclude, ayoko naman conclude. Kayo na lang ang conclude. Alam nyo na, okay? Hindi ko na dapat yan ikwento. Bobo na lang hindi makaunawa dyan. Kaya nga maganda yung hamon ng ano, NBI eh. Kung wala kayong tinatago, ilabas nyo na. Ito na, ito na, ito na, hamon. Yari na sila. Kasi napakita, uy, patay na. Alam na. Ibig sabihin, alam. Kasi siguro nung una, medyo nagtatago pa eh. Oh.
Sabi ni Twiller Wilfred. Yan yung sabi ni Sinas, may hawak silang ebidensya, di pa lang kumpleto. Kaya sabi niya, correct ka diyan. Yan yung sinasabi kong paulit-ulit. Kasi tinanong ko nga yan sa tatay ko eh. Totoo, tinanong ko sa tatay ito. Yan ang pinag-usapan namin during birthday niya. Sabi kasi nung tatay ko, ha? Huwag ka na mag-English, sabi niya sa akin. Joke lang. Sabi ng tatay ko kasi, ito yung proseso, so sabi ko. Tinanong ko lahat, sinabi ko sa kanya. Kasi yung corporate lawyer ng tatay ko, matagal na panahon. UP graduate yan, napakatalino yan. Tama na sa akin. Sabi ko sa kanya, posible ba daddy na hindi mo na sabihin kumpleto ng pulis yung buong detalye sa prosecutor para pwede daw? Bakit? Pwede kasing pag sinabi mo na kaagad lahat doon sa prosecutor at may nag-squeal na, may nagkwento, nangyayari daw yan. Nakakilala ni ganito si kakilala ni ganire, tapos nalaman na. Iyon, makakapagplano pa sila. Makakapagplano pa yung kalaban. Mapaplano pa nila, papaano nila babaluktutin, kakausapin pa nila yung mga witness, aayusin pa nila. Ganon nangyari. Kaya, as much as possible, tinatago yung buong kwento, susubukan nilang ipasa muna yung kapiraso lang. Yung kapiraso lang ang sasabihin nila sa prosecutor, yun nga lang, kulang, nakukulangan yung prosecutor. So, magdadagdag ngayon yung kapulisan. Okay? Pero talagang kapiraso, ginagawa daw talaga yan. Para, pagdating dun sa husgado na, dyan na, gulatan na, ito, ebidensya naming hawak, pak! Nga daw yung ano, yung mga suspect pagka ganun, uy! Kumpleto, alam nila yung nangyari. Ikaw, makikita nung judge na natataranta ka. Kasi, doon mo lang, nagulat ka na may alam pala sila. Grace Life in US, mega shoutout sa'yo, Don Kit. Banned by idol na idol ka ni Don Kit. Hello po, madam. Sir, Don Kit. Hello po, sir. So, yun yung ano doon, yun yung idea. Kaya yung ibang mabilis manghusga, di ba? Inuhusgahan ka agad si Sinas. Sabi ko, anak kayo ng wedding, oh. Di ba? Delikado, eh. Kaya wag muna kayo, eh. Tingnan nyo ito. At least ito ngayon. Eh siguro, no choice na, kailangan nang sabihin para pumasa na to sa prosecutor. Boss, edit mo tong pangsupalpal ko lang sa mga pawok kong friends sa FB. Sige, kakat natin, ikacap-cap natin to.